Oh, bongga ang lipstick. Pak, ganun. Hi mga kalapi, it's me, Paul, and you're watching PC Davao. At nagbabalik naman tayo sa ating edition for our beauty pageant prediction, recaps, and highlights. So as you can see, wala akong kasama, wala yung partner ko. Kasi nasa baba siya, may duty pa siya mamaya. But anyway, ibibigay ko sa inyo yung aking thoughts and prediction for this edition of Miss Universe Thailand. As you can see sa baba, tama nga kayo, hindi na Binibining Pilipinas 2019 edition ang ating bibigyan ng oras at paglalaanan ng panahon because tapos na nga koronahan ng ating mga beauty queens. Now, let's proceed. Isa sa mga countries na when it comes to beauty pageant is also pareho natin dito sa Pilipinas na very fanatic, maraming enthusiast nitong pageant na ito. Ito nga ang Miss Universe Thailand 2019. So before muna tayo mag-proceed sa ating prediction for Miss Universe Thailand, magpapasalamat muna ako sa ating mga masugid na nanonood ng ating mga videos at nag-subscribe sa ating channel. Very overwhelming yung feeling ko kasi nga, although baby steps pa nga tayo guys, pero nakikita ko yung progress ng ating channel. So maraming salamat. At kung bago ka pa sa channel ko, please like and share and subscribe to this channel that is PC Davao, and hit nyo na rin ang notification bell katabi ng subscribe button para ma-update kayo sa every upload namin. A few moments later. As you can see, naka-headband ako kasi punong-puno tayo ng pagmamahal regarding sa viewers, sa mga subscribers natin. But yung mga nareceive natin ng mga comments, maraming salamat sa inyo guys. Positive man yan or negative for us, we will do lang yung yung kaya namin na maibigay sa inyo yung mga thoughts and prediction namin for the beauty pageants or international pageants. At sa mga nag-comment na bakit hindi daw kami mag-salita ng aming dialect, which is Bisaya, I'm from Davao City, kasi nga meron tayong kinikater guys na ibang hindi from or Mindanao or Visayas na hindi nakakaintindi at nakaka-speak ng Bisaya. So I know na mga Bisaya, kabalo na mo ani, kabalo kasabot mo mag-Tagalog. So ihatan na nato sa atong mga dili kabalo mag-Bisaya. So ayun guys, yun nga, naganap yung audition nung June 1 ng Miss Universe Thailand. We all know that Miss Universe Thailand, when it comes to Miss Universe na talaga competition, is nagpapadala din sila ng representative nila na super ganda, ganda ng katawan at ang tatalino, at may advocacy talaga when it comes to Miss Universe. So ayun nga, June 1 na sila nagpa-audition na sila, and overall 100 ang nag-audition sa SF World Cinema Central World sa Bangkok, Thailand. So ang nangyari doon is may 10 silang directors for audition, sa pag-audition. So may 10 silang directors, and then ang kagandahan nito sa Miss Universe Thailand is meron silang tinatawag na Golden Tiara Ticket, which supposed to be na, for example, papasok yung candidate, mag-audition, and then they will ask some questions, and then yun, pag-bet ka ng isang director doon sa Miss Universe Thailand is magbabuzzer sila, and then you will receive golden ticket or golden tiara ticket, which is pasok ka na doon sa official candidate ng Miss Universe Thailand. So ayun, at ang nabigyan is 8, I think. Kung may mga nasabi ako mali, please comment nyo lang. And ayun, ang problema ko lang dito din sa Miss Universe Thailand is, of course, isa yung dialect nila kasi hindi natin maintindihan. And
konti lang yung nakikita kong bio nila or totally wala talaga akong nababasa na bio nila, advocacy nila. Though, sa Miss Universe Thailand nila na page, so ililink ko siya sa description box yung Universe Thailand page nila para ma-search nyo at matingnan nyo yung mga official candidates at mga anik-anik pa nila. And, konti lang yung mga English na subtitle. So, medyo nahihirapan ako basing my top 25 for this Miss Universe Thailand. So, ang ginawa ko, of course, nag-research ako, nanood ako ng pasarela nila during yung naka-yellow outfit sila attire nung nag-model-model something sila doon. And then, yung official photo nila doon sa Miss Universe page nila. So, doon ako nag-base. And, of course, hindi lang sa beauty and sa body, of course, sa pasarela. Yun muna yung pipredict ko as of this moment. And, yun nga yung parang rules nila sa during audition nila is do not wear contact lenses and light makeup lang ata yun. And for me talaga pag Thailand ang mga candidates ang gaganda, ang daming matatangkad, and like sa atin Philippines marami na ding mga mix na sumasali, like sino ba yung 2017 yung batch ni Rachel Peters, ayun siya, mix na rin yun sila. And when it comes to education naman, super maganda rin yung background nila when it comes to education. So yun. At ito na nga guys, with no further ado, ibibigay ko na sa inyo ang aking first top 25 for Miss Universe Thailand 2019. So before I read my top 25, pasensya na po kung hindi ko po mabigkas or mabigkas ng maayos yung name nila kasi ang hihirap basahin. I don't know. Correct me if I'm wrong. Comment nyo lang sa baba. So ito, 2,000 years later. My top 25, my number 1 is number 3, si Tana Chapon Bunsang. Ayun, ang hirap. Next is number 9, si Patraporn Wang. My number 3 is Pimnara Yumpakdi, number 13. I also have number 16, si Naryomon Sitiwang. Also, I have number 18, si Vetaka Petsuk. Ayan, ang gaganda ng mga pangalan. I also have number 19. Ito, isa ito siya sa mga contender na sumali na rin sa beauty pageant, which is Miss Earth 2016. Correct ba? Basta 2016 ka lang. Si Pawensuda Drawin. Tama ba? So, yun. Next, I have number 21, si Kamuporn Togpon. I have also number 22, si Kim Dose Kalova. I have also number 23, si Werada Yojai. Number 27, si Notawan Machimwong. Oh, yun. Also have number 30, si Notcha Nanum Chantim. Ayun. Kalisod ba, best? Number 31, si Miriam Sornpromas. I also have number 36, si Natakon Panson. Oh, diba? Rhyme lang. I also have number 37, si Patcharayada Sutahedepuwadon. Ayan, ang haba, girl. Bakit ganyan ang pangalan mo sa birth certificate mo? Anyway, so I also have number 44, si Petchayavi Jarion Rux. Ayan. And number 45, si Anael Marie Patalina Merien. Ayan. Also have number 47, si Priwatchara Smith or ano ba pagbasa niyan? Number 48, si Tanja Malis Kimid. Oh, tama ba? Basta yun, ilalagay ko na lang dyan sa side. So, I have number 49, si Nicha Pong Suan. Also, number 52, si Pumirad Pink Karawat. Number 53, si Tinmani Janto. Number 54, si Nuta Tong Kiao. Also, number 55, si Orawan Sepan Namwan. And 56, si
Doang Duan Collins. And number 57, si Natasini Wechaidit. Ayun. Ang hirap banggitin yung mga pangalan nila. Anyway, so yun nga, sorry. So yun, actually 58 candidates lang sila. I don't know bakit hindi ginawang 60. At siguro may ma-explanation yung Miss Universe Thailand organization dito. Ayun nga, ang yung grand finals nila, ay yung coronation night nila is on June 29, 2019. Hindi ko pa alam kung saan venue, but makikita nyo rin yan may previews, ayun yung previews on my future video. So magkakaroon tayo ng final natin ng top 25 for Miss Universe Thailand. So again guys, yun, comment yun lang kung may mga nabasa o nabanggit akong mga pangalan na mali or mga kailangan alam ko din, kung may mga alam ko yun ng mga site na pwede kong panoorin or alamin, like bio nila or advocacy. So comment nyo lang yun guys, and kung may mga sarili kayong mga top bets for Miss Universe Thailand, gusto ko marinig yan at babasahin natin yan. Ayan, thank you guys ulit, bye!